po sa inyo lahat. Kagalang-galang na Senator Enrile and Madam Marcos. No? Anyway, ako naman, sasabihin ko yung experience. I was with the 10th Battalion Combat Team. So yung galamay, di kumandir dati, hindi lang sa Pampanga, pati sa Tarlac, pati doon sa Basahan, ay yung Concepcion Tarlac. Okay. Magmula sa Magala, Pampanga, no? Noon, wala pang kalsada papuntang Concepcion, no? Kasi natin yung Asen de Lucida, no? Every time na meron kami military operation, yung lahat ng kalaban namin, tumatakbo sa Asen de Lucida. Yan, totoo yan, no? Pagdating doon, wala na nangyayari. Nandiyan. 3,000 po yung M4E na inismagel. Ngayon, ang naitak na natala nila kasama ng mga militibo is almost 1,000, may estimate na 1,800. So, yun ang mga prelude ng martial law. Nasabi nga natin, we are trying to save this situation kasi may talagang smuggling na ng firearms. You could just imagine 3,000 M4E. So, yun ang katotohanan dyan. Ngayon lang ako nag-surface dito para sabihin. And si Senator Unasar was also in the area. Ang naka-discover through the yung sa aircraft is also our classmate, si Ekay Agripay. Pero kami yung nasa ground. Ekay Agripay, doon sa area. Pero kami po yung nakarating sa Palanan. Yes, sir. The scout ranger under me. Thank you po, Mr. Senator. Yeah. Kinuntahan ko yung Diguyo. Diguyo. Parada yung MV Karamata. Karakatara. Nang yung si Egay Piglipay at yung kagroup mo niya. Kasama ko si Eddie Ramos, Chief of the Philippine Coast Navy. Sino ang unang natagpuan namin doon? Yeah, you guess. Hindi si Victor Marcos, hindi si Dani Cordero. Ang unang natagpuan namin doon si Ninoy Aquino. JP, ano daw pong ginagawa ni Ninoy doon nung natagpuan niya? Naka-helicopter siya. yes po, General. Mr. Senator, ang tanda ko, meron siya kasama. Magisig na lalaki. At ang kanyang pangalan ay Commander Ferman. Ferman ang akar. Kilala ni Peter. Kilala kay Commander Ferman. Peter, baka daw po. Apa. Alias, his default, real name was Roberto Santos. Alias, Commander Ferman. Yun ang palaging kasama ni Minor. Sir, just one minute, idudugtong ko lang, sir, Mr. Senator. So, nung nakuha na po natin yung Diguyo Point, wala pa yung mga armas. The following day, yung helicopter lumapag po sa Diguyo Point. Ako po yung sumalubong kay Senator. Yes, sir, Senator Aquino. Wala sa, hindi niya naisulat eh. Yeah, tayo ang sumalubong doon. But, sabi nga natin, sir, pagpaba doon sa helicopter, I was trying to tour him para ituro yung location. Then nagkaroon ng sniper fire. Sabi ko, hindi po tayo safe dito, matras po tayo. So yun po sir, yung kaduktong ng kwento nyo, who was the person there? And I'm confirming it bilang the commander of the scout ranger na nagsalubong sa kanya po. Thank you po. Yes, po. General. The first time that I met, I saw that man was when Max Llorente was ambushed in Tarlac. Inimbita ako ni Secretary of Justice ako nun. Tinawagan ako ni Ninoy. Johnny, sabi niya, pwede ba
Magkita tayo mamaya doon sa Tadeco, Tarlac Development Corporation Building sa Ayala. Tomorrow, sabi niya. At sabahan mo ako nung bumisita sa hospital kay Max Llorente. Pumunta ko doon, the following day. Inantay ko siya na isang oras. Nag-usapan namin, 11, dumating ang stose. Naka-helicopter siya doon sa rooftop ng building mga kuhan ko. May kasama siya na makisik ng lalaki. Ngayon, hindi niya pinakilala sa akin. Nakaseda ang polo shirt niya. Pink, yellow polo shirt. Linawin po natin pink o yellow. Alam mo na lang. Pantalon ay blue denim. Hindi niya pinakilala. Nagtatakalo. Noong ilinipot ako sa Defense Department, binigay sa akin yung folder ng mga commanders ng NPA na kalaban ng gobyerno. Nakita ko yung tao na kasama ni Ninoy. Ang pangalan niya, Roberto Santos alias Commander Ferman. Kaya alam ko na Ferman yun. Magandang ako sa inyo. Kilala ni Kap Peters yun. Kasama ni Kanon eh, ni Bernabe Bustaino, si Commander Ferman. Kasama ni Dante. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kagalang-galang na Senator Enrile and Madam Marcos. No? Anyway, ako naman, sasabihin ko yung experience ko bilang isang pinyente. And pinag-uusapan si Ninoy. Parang yun ang centerpiece. Tapos nagpunta tayo sa karagatan. Pero for your information, isa sa mga hotspots during that time, even before our commission was Central Luzon. Okay. Yung Central Luzon, meron doon yung pinatara, Task Force Lawin under General Tarabe. And eventually, under General Diaz. And of course, maraming nilagay doon ng mga tropa. Ako tinyente, I was with the 10th Battalion Combat Team. So yung galamay ni Commander Dante, hindi lang sa Pampanga, pati sa Tarlac, pati doon sa Bataan na hinahalungod namin yon. And in fact, ang kalaban nun hindi lang Enrile, pati yung bugbong magpapalaya ng bayan, si Sumulong. So yung grupo namin, yung 10th Battalion Combat Team, na ang commander namin si General Vince Castro, kapatid ni Justice Fred Luis Castro, kami nakahulong, nakahuli kay Sumulong. Anyway, doon mo makikita na binuhusan nila ng maraming tropa yung Central Luzon. And you know, part of Central Luzon ay yung Concepcion Tarlac. Okay. Magmula sa Magala, Pampanga, no? Noon, wala pang kalsada papuntang Concepcion, no? Kasi natin yung Hacienda de Lucita, no? Every time na meron kaming military operation, yung lahat ng kalaban namin, tumatakbo sa Hacienda Lucita. Yan, totoo yan. Ano? Pagdating doon, wala na nangyayari. Anyway, kaya binanggit nyo kasi kani, yung kanina si Ninoy, eh talaga, para bang, magaling kasi siya, no? So, marami siyang na-influensya. But for your information, from a lieutenant's point of view, isa sa